So yun, no, KJX mo sa akin lahat at ito, no, pasensya na, ha? Medyo basa tayo ng pawis kasi nag-walking tayo, no. Nag-walking tapos konting jogging, no, kasi medyo hinihingal na tayo, no. Magsasapatos lang ako, hinihingal na ako. No, magsisintas pala, I mean. Pero okay, balik tayo sa TA natin. Kung mapapansin niyo yung TA natin kahapon, binigyan ko kayo ng resistance. So, ayan yung resistance. And then sabi ko sa resistance natin, ayokong magbigay ng resistance sa loob mismo netong 48k to 49k. No, ito yung resistance natin, 49k, at ang support natin is 48k. So kahapon, kung nanood kayo ng video natin, ayan yun, mga lodi. So kung mapapansin nyo, ang daming na-trap dyan, mga idol, no? So pakita ko lang yung sinabi ko sa Telegram para at least meron kayong reference sa sinasabi ko, mga idol. Mahirap kasi yung walang reference, eh. Pero may video naman tayo kahapon, okay? So ito, kagabi to, no? Kagabi. Ang sabi ko kagabi, ito, 12pm pa to, no? So, ay kanina pala, sorry, kanina. Sabi ko, kaya ang hirap kunin ng resistance at support sa pagitan ng 48k to 49k. No, grabe yung buy and sell dyan. No, yun yung sinabi natin kahapon at nangyayari nga ngayon. Kasi una, ang dami na trap dito. Alam nyo, sa marami na trap. Dito sa 48,700, mga idol. No, bakit ang dami na trap dyan, mga lods? Kasi akala nila magko-49 na. No, ang daming pumasok dyan na ang dami kasi nag-a-advance, eh. Well, kung nag-advance kayo, talagang paldo kapag ka umabot ng 49, palipad, di ba? Pero risk yun, di ba? High risk yun. Kumbaga parang, pero kung yun talaga yung sinet nyo na resistance sa sarili nyo at support sa sarili nyo, okay lang. Pero kung manguhula lang kayo ng resistance and support, mahirap yun. Ako tanggap ko yung nasusunog ako, eh, kapag at least inaral ko yung pinaka-resistance natin and support natin, mga lodi. So eto, kung mapapansin nyo, bumagsak siya ngayon, no? 47.82.58. Wala akong resistance sa banda dito. Kung titingnan nyo, ito yung pinaka ano ko, ha? Ito yung pinaka support natin, yung 45,200 na yan. So kung mapapansin nyo, no, ito yung pinaka resistance nung umpisa. Ayan, yung mga yan, no. So kung titingnan nyo sa guhit, sakto yan dyan. Pero hindi ko to sinasabi as a support natin next, no. Hindi ko sinasabi yan as support natin next kasi pagdating dyan, ang paniniwala ko kasi minsan, kapag naabutan na, kapag nilagpasan na, hindi ko na siya gagawing support or resistance, no? Sa susunod na yon, I think sa susunod na buwan ko na siya gagamitin. So, titignan ko lang kung ano mangyayari sa graph, di ba? So, ito kasi, tulad ng sinabi nila, head and shoulders, eh. Pero pinaka-shoulders pattern daw to, eh. Oh? Hanggang sa lumipad, di ba? So, pero ako, tulad ng sinabi ko, ang pinaka-support natin gagabi ay yung resistance natin, ay yung 49K. Kitang-kita natin yung 49K, kung saan yan nalaglag. Ayan, oh, dito. Ayan, kita nyo ba yan? So, 48,965 yan nung bumulusok pa ilalim. Eto, wag naman sana, no? Kasi 47K. Kung sa 47K, eto yung resistance niya. Pag pumunta ka sa pinaka-dulo niyan, sabihin natin, you know, 12 hours. Sa 1 month na lang. Sa 1 week. Ayan. So, eto siya. Eto yung pattern na 49. Pasok talaga siya, yun. Ang next nating pattern pala dyan, ano? Eto si 49, yun. Ayan, eto si 49. Ang next na natin dyan, eto na, si 53. Diba? Pero tingnan natin kasi may nakikita pa tayo dito sa area na to, eh, no? Pwede pa dito sa area na yan. Ito. So ito, possible yan. Yun yung next, no? Kung titingnan nyo, dito bumagsak, eh. Tapos dito bumagsak hanggang sa lumagapak. So ito yung next nyan. Either ito or itong area na to sa 51. Pero titingnan natin kung ano yung mga makikita pa natin dyan sa ito, weekly time frame to, eh. So, pagpasok natin ng 4 hours time frame, pag umangat ng 50k yan, makikita na natin yan doon. So, ito, katulad niya, 47, naglalaro siya dyan. Possible, mag-dump pa yan. Pag nag-dump yan, automatic. Pag pumalo dito yan, may tendency bumalik ulit sa sinasabi nila na 40. Pero, hanggat meron tayong resistance dyan, tsaka support, hindi pa tayo nag-expect ng ganun. Nandito pa lang tayo, mga lods. Okay? So, mga gustong sumabay, ha, sa copy trading,
sa pagtitrade natin sa BitGet. Nandiyan lang yung link natin sa description. At kung gusto niyo naman mag-copy trade sa BitGet, mga Lodi, no? Karaniwan panalo sa copy trade sa BitGet. Kaya lang, ito lang yung pinakamalapit dyan. Kapag ka, kunyari, iniwan nyo lang yung pera nyo so, sa yun, copy trading. So, yun, AKJX, kamusta kayong lahat? At wala, gagawa isang tayo talo, ng video tutorial kayo, about no? sa pero future ka, copy trading na nanalo na kayo, BitGet. Ang gawin nyo, babaan nyo yung ngayon, leverage, tayo tapos sabay USDT. Maglagay ng risk so, management. So, equivalent yan ng 44 yung risk management na so, sa crypto negative, USDT, negative 20%. No? Pero okay. Dito, so, ito yung copy trading. Ganun naman siya, no? Dollar sign din siya. No? Okay, so, panoorin nyo lang yan, mga lods. Okay, panoorin nyo lang yan, para dito sa copy trading sa BitGet, mga Lodi. So, next, Watchers Guru. Kung mapapansin nyo sa Watchers Guru naman. Ayan. Bitcoin halving, 66 days. Okay? So, April to, mga Lods. Ha? Tapos, kung mapapansin nyo, ang Berry Token, no? Lumipad, oh. Halos 400%. No? Mas 400%. Mas okay pa mag-invest sa Berry Token kaya sa SLP nung nakaraan. Pero ako, kung tatanungin nyo naman ako kung nag-i-invest ako sa ganito, minsan barya lang. 1,000, 2,000, 3,000, ganyan. Yan lang yung invest ko dyan. Pero yung mag-all-in ako sa ganito, hindi. No, hindi. Kasi wala eh. Tingnan nyo yung wala pa nga record ng supply to, yun, ng market cap. Etong SLP, meron na. Pero mababa. Kung titingnan nyo, napakababa ng circulation yan. Ako, mas okay na ako sa low risk. Hindi naman ako nagmamadali eh, mga Lodi. Dito tayo by market cap. Dito tayo nag-invest dati, di ba? Pinakita ko naman sa inyo Dogecoin, kitang-kita nyo yan. From 3.14 to 5.88 yan. Noon nakaraan lang. XRP, 19 pesos yan, di ba? To 240. Tapos ngayon, nasa 28 yata, 29. Tapos Cardano, pinakita ko yan, 13.14 to ilan na, naging 36 pa yan. So tingnan nyo. Tingnan nyo mga Lodi yung video natin, mga idol, para maniniwala kayo. Yun yung reference natin. Okay? Saludo sa lahat KGX at magandang gabi sa inyo lahat. Hanggat hindi nakukuha yung 49, okay? Wala tayong TA, no? Yan yung TA natin, yung 49 na yan. Tapos ngayon, yung 48, nakukuha na. Yung pinaka-support natin, pero ingat lang, ha? Ingat lang, possible. Possible, biglang umangat siya, mag-retest yan bigla, ha? Di ba? Ingatan nyo lang kasi hindi pa tapos yung candle, oh. Hindi pa tapos yung 4 hours candle. Pero sa check nga natin yung 1 hour. 1 hour candle, tapos na. Oh. Puro laglag sa 1 hour candle. Oh. Di ba? Sa 15 minutes, meron ba? So, sa 15 minutes, nalaglag siya. And then, umangat. Tapos, reject. Ayan, oh, kita-kita yung reject sa 15 minutes. Oh, tapos biglang bumagsak. Okay? So, ngayon, nasa positive siya. Sa 15 minutes time frame mo. Okay? Saludos sa lahat kay Jex. Magandang gabi sa inyo lahat.